Ayun, time is now come kami sa ano, sa 10 o second. Then na further takong kami sa ano, may 39 ID. Ang kwan doon is background yun. Yung nga, may, syempre, ang ano dyan, ito yung background before. Kailangan mo kasi before ka maging ano, may mission briefing ba? Ayan, talaga, ayan, dito. So, first phase ng operation namin, negative. Bumalik kami. Second na yung ano doon, pero hindi pa kami pinababa. Ginawa ng ano, ng estre ng ano, ng batalyon is yun, may impulit nandun. To the point yung kalaban is na bumibili na ng pagkain. Siyempre, nagsusumbong na yung, yung estudyante. So, ang ano ko dun is kasama ko si yung CEO ko, si Captain Balanci. Yun. Yun. From dun na sa area, binigyan na naman kami ng objective. Bumalik kami dun. Yun. Alas 5, nag-move na kami. Yun. Madilim yun. Madilim pa yun. Madilim, then yun, ano ba, siya may agawan pa. Tapos, yun, umuulan. Yan ang gusto ko, yung umuulan. Eh, talaga yung gusto ko. Karamihan sa karamihan sundalo, gusto nila yung umuulan. Ayan kasi yung makita mo, yung pag ikaw civilian, hindi naman saan ma, matutulog ka yan eh. Tendency mo yan, matutulog. Siyempre malamig eh. Gaganon ka, may ganon mo yan, di wala ng security, di ba? Ayan ang ano dyan, ang gusto ko yung umuulan kasi doon mo siya mga surprise yung kalaban. Okay, yun, hanggang ganun. Ako yung una eh, leading. Yeah, pangalawa, si Yoko. Kami yan, napagod siya that time. Tapos yung pan na, malapit na siguro, mga around 500 meters dun sa kalaban. Yun, sabi ko, sabi mo sa tropa, hold tayo. Sir, yung sila siyon dun, sir. Ah, sige, pabayaan mo na lang, sabi ko, sila siyo. Total, nasa leading man sila. Sabi ko, mag-templa kayong kape. Ah, templa talaga yung tropa. Siyempre, malamig eh, gumagano-gano ko. Tapos nga kayo kapit, pusa nga, ganun-ganun ba? Tapos sabi niya, abang nagkakoy yung tropa, sir, tiyatawag kayo yung sir, tayo doon leading. Bakit ganyan? Siyempre, nag-aal na ako. Siyempre, minsan pagod na, tagbuto man, di pa kami kumakain ba? Papagod ba kayong ganyan, ano? Ni ganito ba? Ni yung ba? Sir, tayo doon leading. Hindi pa silang leading. Yung ganun ba? Siyempre, ano, yung pagod, tapos yung ano ba, di pa gutom. Ayun, pagpunta ko doon, Dok, kayong leading kasi mitrangin dito. Ano ba sir? Sabi ko, bago-bago sir. Sabi ko, ano yan? Hindi, okay lang yan. Sabi niya, yun. Pag gano'n ng ano, material dito, sabi ko sa tanong, hanggat maaari, is iwasan nyo yung train. Yun ang parating emphasize ko sa tropa. Yun. Pag gano'n namin, umangat kami, yun yan, yung CEO naman namin gumanon. Sabi nung ano, nung lead scout, nag-send niya sa ibig sabihin, may kalaban, sabi niya. Pag ganito kasi, alert, sabi niya. Kalaban. Ganun. Pero, ang bigat tapos, ang dami-dami namin sa, ano, nakadikit kami doon sa kalaban. Tapos, umuulan yun. Yun yung gusto ko, umuulan, tapos, pagdulas doon. Pero, nakita doon kami sa ano. Nung pala, inaabangan na pala kami doon ng kalaban. Kasi, alam na nila, may sundalo doon. Oo. May sundalo doon na nag-operate. Eh, kaso masukal dito. Dito sila. Tapos may trail pala sila dito. May trail din dito. Tapos may community kasi dito, parang sitio, is ano yan. Dito kami muna nagtambay. Dito nagtambay. Pero dito kami nag-ano, yung sabi nyo nagkakaroon ng kape. Tapos sabi lang ng CEO ko, Bok, may ano dito. Sabi nyo ng civilian, andyan lang daw sila. Ganun ba? Tapos sabi ng civilian is, may aso daw yun. Sabi ko, ganun ba? Sir, sabi ko, ibig sabihin, makompromise tayo nito. Sige lang sir, sabi ko. Paano yung ano sir? Ang ano kasi diyan, ang naging ano, doon ako na ano ba, naka-experience na yung civilian is yung nagbo-voluntary na nagano sa taas, sir, ganito sir. Andito sila nung ano sir, ganito. Ganito sir, dito sila bumibili pa nga sir eh. Yung commander dito sir. Sabi ko, bakit yung bumibili parang unusual eh. Kasi MP yan eh, siyempre sa kanila, tapos bumibili ng pagkain. Sabi ko, ano ba sabi? Sir, dito lang kagabi. Kanina nga, sir. Nandito nga mga daling araw. Kumatok si ganito kanina, sir. Kasi may pasaplastite pa. Siyempre, nakikinan ko. Sir, andyan daw sa amin yan. Ah, pabayaan mo yan. Ano yan? Baka ganun lang. Tingnan ko. Pero tinasis ko. Iba yung ano eh. Yung ano ba? Pero sa akin, bakit ganun mag-volunteer mag-ano ba? Kasi doon na sa taas eh. Ano sa tingin mo, sir? Yung reason ng mga civilian
na confirm ko na lang yung nagka na lang yung may tracking sabi nga ng ano ng mga ano yung sa CEO ko ba na ko section sabi niya bok may tracking dito kasi sabi ng ano dito raw sila natulog mismo ano ba sir sabi, sige sir ako kami na mag-uwi sabi ko sige wag kayo mag-train sabi ko tumbukin niyo lang ano mas bali mahirapan tayo yun ang ano ko sa tropa ko yun ano pa lang ka importante yung sir yung ganun na approach sa civilian para paano mo yung kalaban ayan ang ano diyan ang critical din diyan. Paano mo ma-appreciate yung ganung mga info? Yes, sir. Parang kumbaga is walk-in informant. Sir, ganito, ganito, sir. English na lang sa sasabihin sa inyo parang... Oh, kasi ang ano naman doon sa civilian is yung nga, yung... Hindi mo rin makakwasa pa may posibilidad na baka ikaw ka nila ba? I-divert ka nila sa ganito. Sir, hindi yan kalaban, baka dito lang. Ay, mga ganun ba? Inisip ko na rin yun. Kasi, siyempre, yun. Sabi ko, sige, pero na to the point na ano gutom na sila ba tapos bumibili sila tapos ubos na yung kwan nila bumibili na yung ano yung kalaban tapos nung ano ba yun na yung ano yan yung sabi ko inassess ko ah, baka hindi ko ano na may assess pero nakita ko may mga trackings pag ano ko meticuloso ako doon sa may mga trackings ng ano eh ano combat ano yung bota ng kalaban yan ano tapos may mga sir tiningnan ko pa yung ano before na ano tiningnan ko yung pinag-occupy nila kalis nga lang kasi nakita ko yung kalan, mainit pa. Sabi ng ano ng discount, sir, mainit pa. Andiyan lang siguro yan. Ano ba? Sabi ko, sige, alert lang kayo. Huwag lang kayong kumpiyansa. Tapos ano ba? Nakita ko rin sa ano, sir, may mga ganito. So, may pinagtalian din sila ng ano, ng mga ano ba? O, oh, nduyan. Diba? Sabi ko, sa akin, sige, basta alert lang. Sabi ko, huwag lang kayong kumpiyansa. Sabi ko, yun, tumbok namin. Tumbok namin, siguro ganito lang. 1 meter lang yun. Sabi ng ano ko, nag-scout, 1 meter lang. O baka nag-gagan yung ano. Andito lang kami. Nakaskirmis kami yung ano. Andiyan kami na hindi niya alam. Ano yun ha? Mga around 10 to 11, mga ganyan. Oo, mga ganyan. May aso pa sila ha? May aso pa sila that time. Ganun-ganun sila ba? Akala na kasi nila, kasi may trail dyan. Kung ako yung kalaban, nakagayan. Andito kami. Lamas may trail dyan. Inabangan nila, ano, dito mag-ano. O, papasok. O, tapos meron siya baba sa trail. Pag ano naman, doon yung, ano niya, yung mga security nila. Yun, doon yung ano. Tapos ito yung mga, ano, grupo ng commander. Tapos may mga security. Yung nga, sabi ko nga, ang bilis ng decision na, ano, na, sige, agad. Nakapag-skirmish ka, I mean, tapos, naka, talagang nakakuan talaga kami, ready talaga. To the point. Oo, yung nga, sabi ko nga, hindi ka rin maniwala kahit na, diyan sa tropa, minsan iniiyan na sila. Pero yung sa time na yon umaga nga, ano, yung, ano na, na 1 meter ba? Ayun, 1 meter yun, 1 meter ba? Yun, 1 meter yun. Pag after nun, inkwentro na. Ayun, sabi ko, talagang ano ka dyan, sige, pinapakit ko talaga yung crew serve kasi yun yung ano natin yung firepower sa ano tapos yung sa 203 pag sa indirect fire yan yun yung pinakakuan sa ano eh makukuha mo talaga na equipment sa ano sa dala mo ayun after nun kwento na so, ilan yung estimate nyo ng kalaban ang estimate namin yun around is ano eh hindi ako nagkakamali mga 60 to 70 kasi nag merge yun eh oh. Ayun ano yun? Apat yung ano namin noon yung baril. Pero actually marami pa yun, di lang namin na-scour. Masabi nila may M4, may ganun pa. Sabi ng ano ng classmate ko rin eh. Sabi niya, "Sir, ay book marami doon." Tapos ingat, may body count tapos may dalawang body count tapos may captured. Ayun. Yun yung resulta ng ano na encounter. Ang ano pa diyan? Yung nga is, minsan yung ano ba yun? Yung nung 1 meter kayo sa hindi nyo ba tinuturan talaga? Hindi. Ang galing, ang kung nga sabi ko, lens scout ang pinaka-critical sa akin eh. Pag sa nag, ano, nag lalakad. Hindi, sabi niya, sir, gumano ba? Sabi ko, diba? Yan talaga yung unsignal. Ano ba? Unsignal talaga, baba, nakakuan kami, tinanggal yung pack, tapos nakadikit kami, yun ba? Nakadikit kami, tapos sabi niya, sir, marami nang ano ko, yung section sa rin, sir, sige,
ganun ko ba? Kasi ma-maximize ko talaga yung firepower. Tapos titignan ko pag ganun ko ba. Medyo hindi ko pa tanaw. Ganun-ganun ko. Eh, nakalata kasi yung ano, yung lead scout. Parang nakakalata na ba? Babalik? Babalik ba? Before siya bumalik, pinutukan niya na. Kasi critical yun eh. Kasi baka isumbong pa doon sa main body. Puta, kami naman matalo. Yun ang ano doon. Tapos yun, ang bilis. Maneuver, tapos critical. Sabi ko, patatan yun. Sabi ko, 2-3. Yun ang ano ko. Ang critical dyan, dapat mag-command yung isang official. Kasi yun ang tinitingnan ng ano, ng tropa. Pag wala kang command, magano yan. Oo, ay yung ano doon. Tapos, ang kagandaan pa noon, tinignan ko nung ano pala, kung hindi kami ko na-inkwentro na yon, hindi ko na initiate yon, kawawa pala yung isang section namin. Oo, kasi ano pala, maambos pala sila, kasi dumaan sila sa ano. Nung na-inkwentro na, pakapakapak, gumano na, nag-stipon na lang sila doon. Kasi yung kalaban, pumalo na rin sa amin. Sila doon, bababa na sila na paakyat, pataas ba? Hindi nila makaya. Kaya yung decision ng sinusir na doon sila sa hindi. Sila ganito, kumaliwa. Sinundan nila yung trail. Eh ako hindi man ako ganun, sabi ko wag ka mag-trail. Dito kami umakyat sa may ganito na ano, na hill. Nakagayto talaga, nakasampa talaga. Pero medyo masukal pa to, masukal ba? Tapos dito yung bahay nga. Nakaganyan. Nung pala, inabangan talaga kami ng kalaban. Ibig sabihin, pag sinundan niyo yung kasi kayo ang nag-iiling. Ay, wala. Casualty ang labas. Oo. Sabi ko, sir, ganito yung pala yung nangyari. Kung hindi kami namin na-inkwentro yun, dali kayo, sir, kasi inabangan na pala kayo dyan kasi alam nila, trail kayo magdadaan. Oo na lang, ganun ba? Oo, sir, nakikita ko, sir, ganun, sir. Yun. Kaya sa tingin mo, sir, ganun yung decision ng CEO? Hindi ko kasi ano, sila yung ano eh, yung sila yung sumunod. Hindi ko alam na... Gumanong sila? Oo. Hindi ko alam na gumanong sila. Pero narinig ko, sir, ano sila? Ako, nalagay ko yata sa ano. Parang, basta nakikita, gumanong sila, sinundan nila. Kasi nakita ko naman, baka kasi may distansya naman yan. Ang ganun din, sila nila, yung trail nila. Oh. Ay, awan ng Diyos, wala mo na ano. Na casualty, pero yung nasabi ko nga, minsan is, hindi mo nalalaman na yung decision mo pala is critical dun sa mission. Yun ang ano dun eh. Minsan malalaman mo nilang, yung oras lang ba, yung kumbaga sa National Disaster, ano eh, National Geographic eh, ano ba yung seconds from disaster, ano, seconds from disaster ba? Di ba may mga ganon? Sinihimay mo nila, ano yung mga critical decision ng ginawa ng, ano, ng mga actors. O, yun. Ano ba? So, ilang minuto yung bumper mo? Mga ano, 1 hour 45 minutes. Mga around alas 9, tapos kami mga hindi, basta ano, umaga, hindi ko na alam ano yung exact eh, basta 1 hour, umaga yun. Yun. Ang ano pa dito, syempre successful, na-equan namin ano, kalaban. Ang tagal ng gano'n yung laban? Hindi, kasi yung kalaban, grabe rin talagang ano, bakbakan ba? Minsan, gumaganong-ganon ba? Pero kinakon ko, kasi pag gano'n yun, nasa taas sila eh, disadvantage kami dito sa baba. So, ang ginawa ko kasi, nakita ko na yung ano, kasi umakyat ako doon. Sabi ko nga, critical yung dapat yung leader is nasa harapan. Kasi ikaw mag-desisyon na magko-command, magkakawang ka ng, ano, ng order sa tropa. Nag-ano ako na maneuver to the left, kasi alam ko papalo yung ano eh. Kasi ayaw ko pag maneuver to the right, pupasok naman yung bala namin sa, ano, sa CEO ko. Left ko. Nilab ko. Sabi ko, manood to the left. Kasi yun ang ano ko eh. Critical yun eh. Tapos, may malit na ano doon. Ang maganda to, may malit na, mound ba? Eo, malit na. Doon kami yung ano, nagsampa. Pero dito tropa. Tapos yung kalaban talaga, tumalun talaga sa bangin. Ayun talaga, hanggang kumabait na, ganun ka na eh. Yung by bounce. Yun ang by bounce ang namin. Sabi nga ng tropa, dito, bilis, assault. Kasi mabilis yung ano mo dapat, decision mo niyan. Kasi, pagkakuan na sa likod ka, wala eh. Dapat nasa harapan ka talaga. Yun ang ano. Bakit ganun kabilis ang decision dapat ng isang officer? Ang ano kasi dyan, ang inisip ko, parating sa akin ha,
huwag mong ano, huwag mong magbigyan ng tropa na ayun yung ano, yung kalaban na mag-isip. Pag mas kasi na-shock yan, ang isip niyan pag ano kasi papababag. Tapos pag pininuntuan mo na yan, mag-isip na babalik yan. Mag, ano ba? Ang iniisip ko, baka ma-outbalance sila. Hanggang to the point na ma-withdraw sila o hanggang mamatay sila, yun ang ano ko. Kasi dapat mag-decision kayo is mabilisan. Pero hindi ka na i-compromise mo naman yung ano, yung safety. Diba? Ano yung safety? Ganun ba? Yun ang ano ko sa akin ba? Kasi critical yung ano, hindi ka ano, yung command mo. Kasi yung tropa ganyan, minsan, hindi rin nila alam yung ano, yung sino yung ano doon. Dito yung tropa, yung ano, yung kasama nila eh. Pero hindi mo alam kung saan na ano yan, direction of fire yung tiyatama nila. So, ikaw yung is nag-ano ka, nagbibigay ka ng command. So, yun. Dapat alam mo yung dito, sa kaliwa, sa kanan, yung ginagawa nila. Hanggang magkakon sila na matapos yung mission mo. Yun ang ano doon. Ang ano pa dito, nalaman ko na lang yung kwan dito is yung kalaban pala namin, yung commander na yun, ayun yung ano, yung nagpumatay sa father ko, sa Jensen. Kasi father ko is major din, pero ranger din yun. Yung pala yung sabi ng ano, ng kuya ko, sabi niya, Faye, sabi niya kasi yung ano ko ba, yung na-encuentro nyo, yung ano dyan is, andyan pa yung ano, yung nag-command ng ano, sa kidadi, sabi niya. Ganun ba kuya? Yun ang ano ko. Yung pala yung ano, hindi ko nakakuan ba? Yung pala yung, sabi niya, pusang ano, ito pala yung ano. So, nag-ano ako, syempre, pusang ano. Tagal-tagal na since 1984, namatay yung father ko. Tapos na-encuentro namin ng 2011. So, tignan mo yung years na, tapos kami, ako lang pala makakakuan doon yung kwento. Ang ano doon is, wounded siya. Sabi ko, ba't din namatay? Yung ba? Tapos ang ano ba yun? Sabi ko, yun, ano siya? Platoon Mazda. Yun yung ano, yung kinakatakutan doon sa ano, sa area ng Sarangani. Sarangani, nagkakuan kasi ng ano yan, ng Malita, ganito. Ano kayo yung nagdadrive sa'yo, sir? Officer na yung nalaman mo na yung kalaban mo yung matay ko na? Ang ano ko, sabi ko, syempre, ang ano ko dyan, initial ko, minomonitor ko kung sino yung mga namatay. Kasi ano expect ko talaga maraming namatay doon kasi ando silang tupo-tupokin, kumakain si kakain pala sila tapos yung mga commander is nag-istorya ba. Tapos may ano ha, may yun, well, may sila may aso pero hindi nagtumahol. Yung trademark ng commander, hindi siya tumahol. Yun. Tapos ang ano pa dito, yun nga is nakita na lamang ko na yun ba. Sabi ko minomonitor ko yung ano, yung sir, sino ng mga namatay? Ay, book, wounded yung sila nito. Sabi kung ano ba lang, hindi niya pa talaga time ba? Ay, lang, ayun, sir. Ano yung iniisip mo na? Ay, sa akin naman, hindi mo naman ano yan. Siguro, sabi ko, may chance pa to. Ay, sabi ko, may chance pa to. May hindi pa siguro niya time. Ay, siguro, may time pa to na ano ba? Ang ano pa nito, nakakatawa ba? Nakakatawa ba? Biro ba naman sa Bombo Radio? Diyan, may Bombo Radio niya. Ah, alam niya. So, ano yun? Ang ano doon, ang S3 is Captain Bautista ng 39 IB. Ang nagdala ko, Captain, ano, Lieutenant Bautista ng, ano, 6th Scout Ranger. Yung commander doon na, ano, na isa, yung, ano ba, yung abusado, Saddam, ang, ano, commander Saddam, Bautista din. Tapos yung, ano doon, yung congressman doon, Bautista, sabi ba, o sa mani, panay Bautista ba, sabi ba, punta doon ako nakuan ba? Tatawa ko ba? Pero mabuti yung Bautista. Tawa na, nagkakot sila. Kumbaga, ano ba to? Panay Bautista, nagpapatay. Doon ako natawa ba? Instead nakakot ako, doon ako tawa. Kasi pinapakinggan ko yung mga kwan ng ano ba, ng istasyon ng radyo ba? Kasi wala mga ano. Minsan nagkakot ako sa Bisaya ba? Saan mo nito? Panay Bautista, biro mo. Minsan, yung cricket. Diba? Ang ginasabi ko, mga Bautista yung ano. Pero mga apat na Bautista, pati yung congressman Bautista. Tapos yun nga, sige sir, mga, yung pinababana rin ako ng CEO ko. Dok, gawin mo na yung, ano, yung after ano, encounter report. Yun yung, ito dito sa akin is... Anong lessons mo doon? Ang ano kasi dito, ang kagandahan nito, marami talaga natutunan sa may ranger ba. Maggawa ng awards, citation, admin talaga ang anong dito.
pag ikaw na-encounter, gagawin mo ng ano, ABR. Hindi ko nagawa sa ano yan, sa IB. Dito ko nagagawa yan. Paano gumawa ng awards, tapos ano yung mga gagawin mo. Dito ko na ano yan. Sa malaki talaga, sabi ko, malaki yung ano dito, sa Rama ko rito na ano. Hindi naman ano ah, kasi sabi ko nga, dito yung gumanda yung ano ko, yung record ko ba. As compared doon, na wala akong any awards. Pumunta dalawa, tatlo lang, wala. Sa within, ano, span of five years, wala. Sabi ko ba, dito, okay talaga. Tapos, yung ano ba, yung motivation mo, talagang, no choice ka kasi pa na yung combat operation ka eh. Diba? Ang pinakakuan ko dito, may overall lah. Lesson learned mo sa encounter? Ang lesson learned ko dito is, minsan kasi may mga ano talaga, may mga factors minsan nanggugulo sa ano sa isip mo, katulad nga yung pagod, init, gutom, minsan to the point na minsan tumataas yung boses mo. Siyempre kasama na yan, siyempre sa part ng tao yan, di ba? Pero ang ano yan is iniisip ko pa rin yung mission. Reaction ko lang yun. Minsan na yung tropa, siyempre getting sincere. Pero ang ano ko doon is ano kay? Nasapat is sa meron ba tao? May term dito eh. Is sa ano, parati kang presence of mind. Malaking kunyan. Is pag wala ka doon, tapos pag wala ka doon presence of mind, hindi mo magagawa yung ano, yung hindi mo nag ano, gagawin ng normal na ano sa ano sa sitwasyon na yun. Presence of mind talaga, lalo na sa leader. Kasi ano yun eh, every decision mo, may buhay na nagkapalit niyan. Mahirap yung magkamali ka. Yung pinakakuan ko doon is mistakes never again. Kasi mahirap yun eh. Kaya yung parating kinakuan yun, patayos ko parating dito eh, as a CEO na ba ng kumpanya. Ito yung parating kinakuan ko sa kanila. Mahirap kasi nagkaroon na ako ng mga kaso ba, isang kaso. Hanggang ngayon nakasabit pa rin. Pero yun ang challenge ko sa kanila. Yung parental, kuan ko sa ano ba, yung conviction. Ano na yung kamalian ko, hindi ko nakakuan yun. Pag sa combat operation. Ayun eh, kasi mahirap yung magkaroon ng kanang ano. Magkaso-kaso ba? Pero, ano yun, stress. Pero, sabi nila, part na ng ano yun eh, ng development eh. Eh, minsan, hindi yung experience ng kapwa mo, matututo ka sa lesson sa sarili mo. Di ba? Minsan yun eh. Sabi ko, bakit hindi ko natutunan yung ano? Although, nasabi ko, minsan, disregard ko. Nung pala yung sarili mo pala, minsan, pinapakon sa'yo na dapat matuto ka sa sarili mo. Yun ang message. Ano yung style ng leadership mo? Ang style ng leadership ko is hindi man ako sa micromanagement, i-supervise ko. Gusto ko i-exercise yung ano ng tropa ba. Kaya yun ang ano is pag binigyan ko sila ng tasking, ito lang ano mo. Dapat pupunta ka rito, meron kang tickler. Mag-take note ka. Magtanong ka na lang magtanong sa akin before ka umalis. Okay? Paano ko magsabi maging effective ka? Yung resulta ng ano mo, pinagawa ko sa'yo. Okay? Yun ang kan ko na hindi yung didiretso ka na lang, sir, okay. Wala na sir, wala na bang ano sir, wala. Basta pag ayaw na ko yung bumabalik, gusto ko yung pag-kwan, resulta. Okay? Tapos gusto ko talaga may feedback. Paano mo feedback? Sir, ganito nangyari. Ano pa ba yung feedback mga kakuan mo? Sir, kano siya ka-effective na ano, as a subordinate members o ganyan? Doon sa ano lang, resulta ng ano mo? Resulta ng pinagawa mo? Doon mo siya magigins yung ano niya, yung ka-effectiveness niya. Same time yung mag-feedback sa'yo, sir, ganito. Ibig sabihin, concern siya doon sa ano mo, sa inutos mo. Yun ang kwan ko ba? Hindi naman ako sa ano kasi marami akong ano yung isang mistake. Talaga sinishare ko talaga gayto yung ginawa ko. Ito. Okay. Dapat din natin yung ano, ulitin. Ano yung pinakamahirap na sitwasyon, sir, na naging problema mo sa tao kung na dapat mo siya pinag-usap? Ang pinakamahirap yung pagbigyan mo siya. Pagbigyan mo, kasi minsan is, lalo na yung ano, yung minsan hindi pwedeng muwi. Ayan, minsan critical kasi yan eh. Tapos pag hindi muwi, tapos hindi mo pinayagan, siyempre, yun lang talaga, lalo na pag sa naikwan sa ano, family. Yun talaga, is, kailangan is, yung malawak yung pag-unawa ng isang official.
hindi mo pwedeng ito is ma-apply ko sa ganitong tao, ito ma-apply ko sa ganito. Hindi, iba ibang ano yan eh. So dapat may human ano ka, may human side ka na gayto. Hindi parating mission ano. So dapat ano bang gayto? Ano bang mangyari pag di mo siya na ano? So daw what if daw tarati ka may what if, may contingency. So dapat pag mga ganun lalo na mag-emergency. Sige. Alam mo na yan, pauwi mo na yan. Ako nang bahala dito. Pero yung ganun, risk mo yun, nasa commander. Okay? Critical din sa akin yung ano, ang pinakamalakas sa akin yung tao. Kasi na yung resources ko rin eh. Bukod sa binibigay sa taas na resources, eh yung pinaka-resources ko, tao, manpower. Kung wala sila dyan, never maka-accomplish yung mission ng isang unit. Paano pinapahintindi sa tao yung kanilang responsibilidad sa trabaho? Ang kwan kayo sa akin is ano, kasi minsan yung ano tropa, pag may sinabi mong ganito, negative agad yan, katulad minsan yung pagka-assume ko ba, ito, gagawin ko si ganito. Pag sinabi mo ano, first, ito sabi mo, tinitingnan ko kung ano maging reaction nila. Ina-explain ko sa kanila, sabi mo, siyempre, ito, first, bakit ganito? Eh, dual position ako, sabi mo. Sige lang, first, ako mag-tinyan dyan. Ang ano dyan is parating mong paintindi sa kanila. Ano yung, bakit mo ginawa yung ganito? Okay? Ang misa kasi ng tropa, siyempre sa pagod, sir, gusto ko nila mag-parating mag-operate. Eh, may ganyan thinking nila, kasi madali lang yun eh. Madali yung ano doon eh. Sige, sabi ko, paano natin sa amin ganyan? Sabi ko, pag once na binigyan kayo ng ano, ng ganitong task, huwag yung negative agad. Mag-isip kayo, pinag-isipan na, na malalim yan. Nag-consulta ako sa, ano, sa, may NCO council kasi ano, sa kumpanya. Pinag-isipan yan. So, wala nang ano, wala nang nagkaroon ng ano, ng disagreement, mga ganun ba. So, ang ginawa ko, ito, ang ano ko, anyway, first ako mag-explain. Sabi ko, pag may decision na ganyan, sinasabi ko sa inyo, hindi ako pwedeng, ano, hindi ko pinag-isipan, sabi mo, ay sir, hindi, parang sabi mo, hindi man pinag-isipan siguro ni sir, naroon ganito. Ang inano ko is, parati mong paintindi yung sinabi mo sa kanila. Kasi ang, ano, ang sabi nga nila is, yung tropa is ma-absorb lang yan is sa memory mga isa lang dalawa, the rest is ano na yan, wala na yan,